Buenos dias, señoritas y señoritos. Mag-showbiz muna tayo ngayon or papatulan muna natin itong si na hindi naman talaga showbiz na ito kasi parang political propagandist na rin ito. Itong si Kwan daw, boy genius daw na si Director Daryl Yap. Normally hindi ko ito pinapatulan kasi sa akin he's nobody. Yung movies niya hindi naman talaga award winning, hindi naman talaga ang gulo ng camera, ang gulo ng storya, you know. Nakaswerte lang siya, nakadikit siya sa mga Marcoses at nabibili nila may kakayahan yung mga Marcoses na at saka yung mga negosyante na may kanegosyo sa gobyerno na bumili ng mga tickets ng mga mom movies nila. So hindi nalulugi, hindi nilalangaw yung mga movies kasi may mga sponsors na mga negosyante. Siyempre, mga negosyante naman, dahil sa saya nila na binigyan sila ng kontrata, magbabayad sila kahit milyon-milyon para lang punuin yung movie house at mag-mood-mood ng free tickets. Siyempre, ipapasa nila yun sa tongpats sa mga proyekto. For example, yung mga daan na sementong highway na dapat tumagal ng 50 to 100 years, tatagal lang yun ng mga 2 to 3 years kasi halos puro bato at buhangin ng laman nun. Pababawasan nila yung kabilya, babawasan nila yung semento, at iba-iba pa. Kaya nakita nyo yung lubag-lubag ng mga daan natin a few years pa lang after the construction. So yun, kaya hindi nalulugi itong mga mom's movie na ito at marami rin silang pera para bayaran yung mga vloggers, bayaran yung mga showbiz reporters para i-promote yung movie. Sa kaya namumukhang sikat, namumukhang magaling na kahit hindi naman. Kaya lang ngayon papatulan ko siya dahil he touched on a topic na very seryoso sa akin na parang sacrilege, malaking insultong ginawa nila sa idol ko. At yun nga, kinumpara ni Daryl Yap si First Lady Imelda Marcos kay Superman. Sa lahat pa naman, yan ang first superhero idol ko, si Superman. Bakit yan pa sa lahat naman na pwede niya ikumpara, no? Nandyan naman si Batgirl, nandyan naman si Supergirl, pero si Superman pa. So sabi ni Daryl Yap, kahit si Superman magmumukhang mahina kumpara sa lakas, tatag at tibay ng babaeng ito. Biro mo yan, kahit sabihin natin fictional character si Superman, pero naging parte yan ng buhay, malaking parte yan ng buhay natin lahat, lalo na yung mga kalalakihan na we grew up dreaming and wanting to be Superman, wanting to fly. So ganyan po kaseryoso ang topic nito. So ayon kay Daryl na paboritong filmmaker ni Pangulong Bongbong Marcos at Senator Imee Marcos, at yun na siya yung gumawa ng Made in Malacañang Martyr or Murderer, sabi niya malayo sa pagiging referring to Imelda Marcos, malayo sa pagiging perpekto pero pinaka malapit sa tao. Makahulugang buwan na magkakababaihan sa lahat ng Pilipina sa buong mundo. Wow, siguro happy ito. Kumbaga, Imelda Marcos must have done something or gave Daryl Yap something to make him very happy. Alam naman natin, very generous si Imelda Marcos. Kasi yun nga, very generous ka kung ang pera ay hindi galing sa hirap mo, kundi galing sa nakaw. Sabi ni, binabati niya si Imelda, pagbati sa iyo at sa iyong ina, Senator Imee, na natiling makapangyarihan kahit walang kapa, suot ang kalasag ng dandaming makabansa. Dandaming makabansa, ha? Sabi niya, she suffered a lot during childhood. At saka, in spite of that daw, she was able to rose up
to have Superman like power. Pero ako, kabaliktaran po nakikita ko. She's more like General Zork. Zork. Ikuan natin yung ano po yung kalaban ni Kwan na galing sa General Zod na galing sa planetang Kryptonite, because she's more like that na General Zod had all the power na meron si Superman. He can fly, he can shoot laser from his eyes, may superhuman strength, even stronger than Superman. Pero ang wala sa kanya ay yung puso. Ang wala sa kanya yung awa sa tao. Kaya kabaliktaran itong sinasabi niya na yung puso ni Imelda nandiyan sa tao. No, she's to most intelligent people. And I have to stress the fact, intelligent people. That's why if you disagree, you're not intelligent. She's the opposite. She doesn't love the Filipino people. She only loves herself. She's a narcissist. She loves her family. She steals from her people. Maraming kino-compare siya sa mga, kahit mga kaibigan niya abroad. She's being likened to Marie Antoinette ng France na nung naghihirap na yung French people. At yung popular na pagkain noon ay cake. At dahil nawawala na sila ng bread, sabi niya, if they have no bread, let them eat cake. Na kahit, parang insulto ba? Parang sa atin, wala ka ng kanin? O sige, kumain ka ng kwa ng steak. O kumain ka ng kwa ng lechon. Yun, kumain ka ng lechon. Wala kang, kumbaga, yun pa ang kwa niya, yun pa ang sagot niya sa paghihirap ng tao. So ito rin, ganito rin si Imelda na kahit naghihirap na, pumipila ng mga Pilipino para bumili ng bigas, hinahalo na yung corn sa bigas para maparami, dahil pinatay nila yung sugar industry sa monopolya ng mga cronies ni Marcos, nagka-famine dyan sa Negros. Pero ang ginawa ni Imelda, nag-shopping pa sa buong mundo. At in a day, naubos siya from 7 to 12 million pesos sa mga shopping na kung saan sa ano-ano lang. May mga reports tayo noon, and coming from her friends abroad, na bumili siya ng chewing gum worth 100,000 pesos at nagbibigay siya ng tip of $100 sa mga waiter sa Amerika na nagsiserve sa kanyang hotel. Pagkatapos, minsan in a trip through Italy, umalis na yung eroplano, pero bilang pinabalik pa niya yung eroplano dahil lang nakalimutan niya bumili ng favorite cheese na gustong-gusto ng pamilya niya. So binangkrap nila yung PAL. Ginawa ni Imelda na parang kwa na lang niya, parang personal jet plane niya, at ginagamit niya yan para to fly in mga royal families, mga friends niya na mga Saudi prince and princesses, European prince and princesses, American tycoons, at pinapakita niya na mayaman siya, all at the expense of the Filipino people. Diba, si Prince Charles na ngayon king na, binigay pa niya ng speedboat. Imagine mo yan, baliktad sana. Yung United Kingdom was once the world superpower bago yung Amerika. Nakakatapat lang sa kanya noon ay Spain and Portugal and France. At the height ng power ng United Kingdom, they were like the US ngayon, na sila they rule the world. Sila they control almost one half or one third of the world, na may mga colony sila. Pero baliktad pa ang nangyari, si Imelda pa, if only to show na kungwari mayaman siya, kungwari she's as rich as Queen Elizabeth, yun ang dream niya noon, na ganun ang projection niya sa buong mundo. So that is not a sign of someone loving the Filipino people. At if she really loves the Filipino people, if kung gusto niya na pati ako bibili sa kanya, at sige, tawagan ko na lang siya,
kasing galing, kasing lakas ni Superman, eh, isauli na niya yung 3 trillion. One time, sinabi niya sa interview ni Mel Tiangco sa GMA7 program niya na hindi daw niya alam yung exact yaman ni Ferdinand Marcos Sr. Pwede daw 2 to 3 trillion. Kasi yun, ginagamit na naman yung strategy ng anak niya ngayon, yung niloko, binudol-budol tayo. Hindi naman tayo. Yun lang, 31 million SD card o 33 million na sinabi na babayaran yung mga boboto kay Marcos ng 1 million or equivalent in gold na 1 million din Italiano gold, ganon. So, ganon rin yung style ni Imelda, pero parang nadulas nga sa bibig niya na nasabi niya mga 2 to 3 trillion ata ang worth namin. Eh kung magsaauli ka yan, madam, talagang parang si Superman ka na talaga or si Supergirl. Pero unless you do that, kahit ano pa man sasabihin, siguro itong next movie ni Daryl Yap, kahit ano pa man sasabihin ni Daryl at kahit sang katutak na movies ang gagawin niya in 6 years, makakalimutan rin ng mga tao yan because the truth will eventually come out. Because the whole world already knows that you stole $10 billion from us and you left us with a $27 billion debt. So that's what the whole world remembers. Kahit ano pang gagawin ni Daryl Yap, kahit ano pang gagawin ni Bongbong Marcos sa mga trips niya sa abroad, ito pa rin ang naalala ng buong mundo and that will stick na to the Marcoses. The same way, hindi na natin maipalit yung perception ng tao kay Hitler, kay Benito Mussolini, kay Ceausescu, kay Putin, yung mga world leaders na imbes tumulong sa tao, they turn against their people, they killed their people, they stole money from their people, and they bankrupt their government. So that is more the image of Imelda na nakikita natin, and no Daryl Yap can change that. So yun lang po. Tell me if you, what is your reaction to this pantabulo statement na naman ni Daryl Yap na boy genius daw ni Marcos sa mata ni Marcos. So thank you very much for watching, and please ikalat nyo ito sa friends, lalo na yung mga friends natin na fan rin ni Superman. And thank you very much for supporting the VAT channel, and please don't forget to subscribe to the Vlogcaster Arvandin YouTube channel, and I'll be seeing you in my next vlog. Mucho y más gracias.